Oh, welcome guys again! Rock and roll naman tayo ngayon mga guys. Samahan nyo ako at panoorin natin itong bandang pin. Siyempre, sino ba nang di makakilala rito mga guys? Isa ito sa greatest of all time sa mga panahon ng mga nanay natin at saka tatay natin o kuya natin mga guys. Pero panoorin natin itong video na to sa channel ni Aklat PH mga guys. Lalagay ko yung link sa description sa baba. At kung gusto nyo itong panoorin ng walang nagko-comment, eh, mag-subscribe kayo sa kanya at mga ganitong klaseng video eh mapapanood nyo. Pero kung gusto nyo ng katulad dito na may kasama na manonood eh sa channel ko at iba-iba pang mga klaseng video mga guys, subscribe nyo na rin ako, di ba? Okay, di lang ito patagalin mga guys at panoorin na natin ito. Okay, do it! So start na. Sa dami-dami ng mga banda sa buong mundo ay mayroon talagang ilang nangingibabaw, mas hinahangaan at mas nakakaranas na matinding tagumpay at kasikatan. Mga bandang tila ba pabrika ng mga awitin na nagugustuhan ng bawat nakikinig kahit pa nga ng mga bagong henerasyon na dumarating. Mga awitin na parang laging bago sa ating pandinig. Sa mga bandang ito, isa na sa mga nangingibabaw ay ang bandang Queen. May isa na tayong video tungkol sa bandang ito na magpapakilala sa bawat miyembro at malalaman nyo dun kung bakit kakaiba ang Queen kaysa sa ibang banda. Sa video na ito ay alamin naman natin ang buong kwento ng pinagdaanan ng bandang Queen. Paano nga ba nila naabot ang tuktok ng tagumpay? Ayun yung pala kanina mga guys, panoorin nyo yun. Kung gusto nyo panoorin, meron palang nagawa ng video na bago pa pala gawin ito. Ang nakilala lang kasi natin mga idol ay ang sikat na Queen. Hindi na natin naisip pa na tulad ng iba ay nagsimula din sila sa wala at pipityuging banda sa mata ng iba. Nakaranas na laitin at mabaliwala. Ganun pa man, nararapat lang siguro na gawa natin sila ng kwento dahil gaya ng kanilang kanta na Bohemian Rhapsody. We are the champions. Another one by the dust. I want to break free. Too much love into you. At sobrang dami pang iba na talaga namang maituturing mo ng kayamanan at maging parte ng buhay natin. Eh nararapat lang siguro na itanim din natin sa puso at alaala natin ang naging kwento ng bandang nasa likod ng mga awiting ito. So halika at simulan na natin ang alamat ng bandang Queen. Pero bago ang lahat, intro at shoutouts muna tayo mga idol. Maraming salamat! Oh, gusto nyo mga ganyang banda na agaw. Mga ganyang classic video. Here's 10 things every filmmaker must know about filmmaking before they ever press the record button. Number 1, 70 mil... Magsisimula ang ating kwento kay Brian May na siyang pinakapundasyon talaga ng bandang Queen. Noong 1963, ay nakagawa ito ng sarili niyang gitara sa tulong ng kanyang ama. At noong 1964, ay nagsimula na itong bumuo ng sarili niyang banda na tinawag nitong 1984. Kasama niya dito ang vokalista na si Tim Staffel, pero umalis din si May dahil nag-focus ito sa kanyang pag-aaral. Pero ganun pa man, habang nag-aaral ito, ay naghanap naman si May na makakasama ng may kakayahang sumulat ng mga original na awitin. Dito nga niya nabuo ang bandang Smile noong 1968 na binubuo niya bilang gitarista. Si Tim Staffel pa rin ang kanilang vokalista na sa pagkakataong ito ay marunong na rin tumugtog ng bass. Tapos si Chris Smith naman sa keyboard at umasok naman ang nursing student na si Roger Taylor sa pamamagitan ng audition bilang drummer.
pagpasok ng 1969, umalis din agad ng banda si Chris Smith. Kaya nung panahon na yun, ay naging three-piece band na lang ang banda. Samantala, naging kaibigan naman ng frontman na si Tim ang kanyang schoolmate na si freddy Bursara na agad namang naging tagahanga ng bandang Smile. Palibhasa mga idol, ay nakakasama na ito sa ilang lakad ng banda, ay nagkaroon ng lakas ng loob si freddy isang araw na itanong kung pwede siya maging frontman ng banda para umano makafocus si Tim sa pagbibase. Mga guys, natatandaan ko na lang kung napanood niyo yung movie. Panoorin niyo, napakaganda yung movie ng Queen, mga guys. Alam, sure na pinanood niyo ito na. Siyempre, kung gusto niyo nung kung pinapanood niyo itong video nito, siyempre, at gusto niyo yung Queen, di ba? Panoorin niyo dahil ganun lang nangyari sa una. Una, dalawa nga lang sila, tapos pumasok si Freddy. Pero ayon naman kay Brian May, mukhang hindi ibibigay ni Tim ang pagiging frontman. Kung kaya naman sa pagkakataon na yon, tinanggihan nila si Freddy. Noong 1970, hindi na nagugustuhan ni Tim ang tugtugan ng Smile na napupunta na sa hard rock. Samantalang soul at R&B naman ang gusto nitong tugtugan. Tapos noong panahon na yon, hindi pa rin sila palari na magkaroon ng kahit kaunting success. Kaya umalis na lang ito ng banda at bumuo ng ibang bandang tinawag na Humpy Bong. Kasama niya din ito ang dating drummer ng VJs na si Colin Peterson. Naging pagkakataon nito ni Freddy Bulsara para maging frontman ng Smile. Tapos, idinagdag nila ang kaibigan ni Roger Taylor na si Mike Grosse bilang bagong bassist. Nung makatugtog sila ng isang beses sa isang fundraising event, hinilip. May iba nga lang mga guys doon sa kwento, doon sa pelikula. Dahil, di na makahaba pala nangyari dito. Hindi ko rin sa pelikula na bigla na lang pumasok si Freddy na... Diba nga, kasi nga hindi naka-attend yung vocalista nila. Tapos, bilang doon sa pelikula, parang napakabilis ng pangyayari. Bila na lang siya yung pumalit, diba? Hindi, tunay na buhay, hindi pala ganun. Napakinggan nyo dapat ito mga guys para malaman natin. Ni Freddy na palitan ang pangalang Smile ng Queen. Kasabay nito ang pagpapalit din ni Freddy ng kanyang sariling last name na Bulsara to Mercury. At dahil kitang-kita ang galing ng banda at potensyal ng mga ito, nakuha nila ang pansin ng producer na si John Anthony. Pero ganun pa man, sinabi nito na hindi umano fit sa banda ang bass player ng mga ito. Kaya matapos ang ilang gig, umalis na sa banda si Mike at pinalitan ni Barry Mitchell. Ganun pa man, umalis din agad dito noong January 1971 at pumalit naman si Doug Bogey bilang bagong bassist. Noong February 1971, bago pa na talaga sila nabuo kumbaga dami munang umalis tapos pinalitan, di ba? Pero kalamitan naman sa banda ganun yung mga guys, di ba? Nakuha nila si John Deacon at dito nagsimula ang lineup na nagdala sa Queen sa tuktok ng mainstream. Si Freddie Mercury sa vocals, Brian May sa guitars, Roger Taylor sa drums, at John Deacon sa bass. Sa mga panahong ito, mga idol, kasagsagan talaga ng mga rock bands. Kaya bilang bagong banda, nakaranas din talaga sila ng hirap. Ganun pa man, hindi naman sila nagduda sa kakayahan ng kanilang banda. Alam nila na meron silang ibubuga at deserve nila na i-priority ng isang record label. Sa katunayan, mga idol, may nag-alok na sa kanilang recording company. Pero nung malaman ng banda na mas priority ng mga ito ang bandang Genesis, hindi tinanggap ng Queen ang offer. Sa halip, pumasok sila sa management ng Neptune Production na isang subsidiary ng Trident Studios kung saan nagkaroon sila ng access sa pinakamagandang recording facilities nung panahon na yon sa UK. Ang problema lang, marami laging gumagamit ng lugar kaya 3 a.m. to 7 a.m. lang sila pwede. Ganun pa man, dito nahasa ang banda sa pagre-record ng kanilang mga awitin at dito na rin nila nabuo at na-record ang kanilang pinakaunang album. At alam nyo ba mga idol na kahit may album na ang mga ito ay hindi pa rin nila ito ma-release dahil sobrang hirap talagang humanap ng record label. Sa dami pa naman ng mga banda nung panahon na yun mga idol. Ganun pa man. Totoo nga yun mga guys kasi doon time na yun mga panahon ng Queen talagang hindi lang Queen ang maraming. Mga sikat na banda, nandiyan yung mga ano, di ba, kaya sila Michael Jackson, di lang mga banda, sila Madonna, yung mga kasabay niya yun sa Live Aid, di ba? Mga Israel Speedwagon, kaka yung, basta marami pa iba-iba, kaya talaga hindi yung madali.
Ang araw ay nakuha ng Trident ang AMI Records at dito na nakapirma ng kontrata ang banda. I-release nila ang debut at self-titled na album na Queen noong July 13, 1973. At hindi ito masyadong nakakuha ng success. Ganun pa man, eh hindi ito nakaligtas sa mata ng mga dalubhasa sa rock music tulad ng Rolling Stone na tinawag ang album na Super B. At dito sa album, ang single na Keep Yourself Alive. Habang nagsisimula sila sa pagbuo ng bagong album, ay patuloy naman ang Queen sa pagtutur para mas makilala pa sila ng mga tao. Pero sa isang tour ng Queen sa Australia noong January 1974, palibhasa nga mga idol na wala pang pangalan ang banda noon, ay nakaranas ang Queen ng pangbabastos at panglalait sa mga nanonood. Dito mga idol ay nag-react si Freddy Mercury at sinabi na sa sunod nilang balik sa Australia ay sila na ang pinakamalaking banda sa buong mundo. Noong March 8, 1974, na-release ang pangalawang studio album na Kwento at pumasok ito sa panglima ng British Album Chart. At noong May 1974, sa unang pagkakataon ay nakadugtog ang banda sa US bilang opening act ng Mud the Hopeful. Pero bigla na... Ang lapit pala itong Queen eh, ayaw nila na nilalait sila, lalo na si Freddie Mercury. Kaya sabi na nung nilait sila sa Australia, pagbalik namin eh, kami na ang sikat na banda na makikilala niya eh. Totoo eh. Kumbaga nagkaroon sila ng ano, experience. Na-inspired ba sila mga guys, diba? Kaya sa mga gustong magbanda, yan, talagang malaking tulong yan, maka-expire, diba? Natumba si Brian May na mayroon palang hepatitis kaya na-cancel ang mga natitira pa nilang mga tours. Binuo ng banda ang pangatlong studio album na Sheer Heart Attack na na-release naman noong November 8, 1974. Ang EMI Records ang nag-release nito sa UK at Elektra Records naman ang sa US. Pumalo na ito sa number 2 sa UK at bumenta na ng ayos kahit sa US na naging certified gold album pa ito dito. Dito na mga idol nagsisimulang makaranas ng success ang Queen at nagsimulang mabuo ang original na tunog ng banda na yayanig sa mundo ng rock music. Katunayan mga idol, eh andito na ang kantang Killer Queen. At ito ang kanilang pinakaunang hit single sa US at UK. Dito ay kailangan na ng Queen ng mas malaking management pero ayaw silang bitawan ng Trident dahil ayon sa mga ito ay gumastos sila sa Queen ng malaki. Kaya mula dito ay nagkaroon pa ng matinding negosasyon dahil humihingi ang Trident ng 200,000 pounds na sobrang laki ng halaga ng panahon na yon. Naayos naman nila ito at inalok sila ng manager ng Led Zeppelin pero tumanggi dito ang Queen dahil ayaw talaga nilang maging pangalawa o pangatlo lang sa priority. Alam kasi ng Queen mga idol ang direksyon nila at kaya nilang abutin dahil tiwala sila sa kanilang kakayahan. Pinagkatapusan mga idol ay sa manager ni Elton John na si John Red ang kinuha ng banda. Noong November 21, 1975 na i-release ang isa sa pinakamahal na album na naiproduce nung panahon na yon, ang pang-apat na studio album ng Queen na A Night at the Opera, kung saan ay nagpakita si Freddie Mercury ng pagiging halimaw sa pagsusulat ng mga awitin at hindi rin naman nagpahuli ang ibang miyembro ng banda. Andito na mga idol ang kantang Bohemian Rhapsody, Love of My Life. Ay, iba talaga yung kantang yung Bohemian Rhapsody, di ba mga guys? Talaga hanggang ngayon eh, sikat na sikat pa rin yan. Kahit sa kamagpunta yung mga radyo eh, pinapaturog pa rin. Tsaka yung ito, itong Love of My Life, mag-support yun. At iba pa, nag-number 1 ito sa UK mga idol at number 4 naman sa US, kung saan ay na-certified 3 times platinum ito ng Recording Industry Association of America. Lagi itong nakakasama mga idol sa mga usaping greatest album of all time sa iba't ibang bansa. Eh mga guys, nasa part 2 yung yan, sa pagbagsak ng Queen at pagbalik sa na epic, basahin nyo na performance pagparo ni Freddie Mercury sa part 2 yan mga guys. Kaya itong pinakita ko sa inyo part 1 lang mga guys, grabe pala yung Queen, di ba? Sa bagay sa mga banda naman eh, sa mga naging successful na banda, siyempre makakaranas ka rin ng nakakaranas din sila muna ng mga paano pagbagsak at mga struggle, di ba? Hindi naman talaga
dire-diretso successful kaagad. Karamihan sa mga banda ganun. Kaya lang, yun nga, kaya sila naging successful dahil nga sa mga challenge, di ba? Mga nakaya. Kinaya nila mga guys. Ayaw, ala. Hanggang doon na lang pala yung mga guys. Guys, thanks for watching. Sana ay nagustuhan niyo itong video ito galing sa PH Aklat. Kay Aklat PH pala, baliktad. Mga guys, kung gusto niyo mga ganitong video eh, i-subscribe niyo lang ako mga guys at maghaharap pa tayo at i-comment niyo kung anong video ang gusto niyo i-commentary natin na panoorin kung nakasama ko kayo mga guys. Mag-comment lang kayo mga guys at ako nang bahala maghanap. Thank you nga pala ulit mga guys at huwag niyong kalimutan, subscribe niyo rin si Aklat PH mga guys kung gusto niyo ng ganitong walang komentary. Pero kung para masaya, nakasama ako mga guys eh. Dito sa channel ko mga guys. Okay, thank you.